Mega love, love shout out mga kaibigan. Ako po si Tech Shider. Welcome po sa aking YouTube channel. Inilahad ng ating mahal na inang Reynang Helen. Ang pagpaparusa ng ating inang kalikasan. At ng ating mahal na inang Reyna. Sa mga taong masasama. Katulad ng mga taong humarang. At naging ganid sa kapangyarihan. At mga politikong nagnakaw ng kayamanan sa mother account. At nararapat lang nabawiin. Nang ating mahal na inang Reynang Helen ang mga kayamanang ninakaw. At kung hindi isa sa uli buhay nila ang kapalit, isinalaysay din po ng ating mahal na inang Reynang Helen. Ang nagawang pagkakamali ni Manong Rene, na siyang nagtanggol kay BBM. At siya din ang itinuro nila Augusto Suarez, Richard Palota, at iba pa. At binalaan ng ating mahal na inang Reynang Helen, si Manong Rene, na kapag hindi siya umayos, at hindi niya naitama ang kanyang pagkakamali, siya ay mananagot. Ang video ay pagmamayari ng ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrazak. All credit po sa ating Her Royal Majesty Queen at sa ating beloved Princess Putria Maryam Aljam. Ang original video ay inyo pong mapapanood sa kanilang official YouTube channel at Facebook page na akin pong inilink sa ibaba ng video description. Para sa mga kompletong detalye, atin pong panuulin ang video hanggang sa ito po ay matapos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from the land of our forefathers, the Southeast Asia, the Lupusug Empire. Greetings from the heart of the royal couple para sa inyo lahat. This is Queen Helen Abdurrazak, Elizabeth III, July 13, 2024. Ako, nakikiramay sa mga nawala na nasalanta ng baha, mula China hanggang sa iba't ibang bansa, at ngayon, nasa Mindanao. Kasama niyo ako sa hirap at ginhawa. Subalit, hindi kayo naniwala sa aking mga babala. Nang dahil sa inyong mga kasalanan, ginalit ninyo ang ina ng kalikasan. Hindi kayo naniwala ni minsan. Kaya kayo ang binabalikan. Sa ngayon, ramdam niyo na ang hagupit ng parusa ng kalangitan. Pinaparamdam ko sa inyo ang hapdi, ang sakit. Hindi niyo man lang inisip ang pasakit na ginawa ninyo sa akin. Tapos na 2010, pero hindi niyo kinilala ang apo ng may-ari ng soberenya. Hindi niyo kinilala kung sino ako. Pero hindi ko kasi kailangan ipangalandakan. Inaantay ko ang kalooban ninyo para bigyan ng manlang importansya ang nagpakasakit, nagbaybay, natulog sa katubigan, natulog sa kubo na kung saan tumutulo ang bubong ng dahil sa matinding pagbuhos ng ulan. Kailangan ko pa bang baybayin iyan? Na ngayon na ang takda ng paglilitis ng divino gobyerno. May panahon pa kaya kayo? Binabalik ko
sa bangsa Moro Autonomous Region of Muslim Mindanao ang kasalanan ng pagsusupil sa batas ng soberenya. Pinapaparusahan ko kayo sa ngalan ng mahal na ina, ang timbangan ng kasamaan at ng ating batas sa soberenya. Hindi ninyo namalayan na akala ninyo na magyagpag kayo dahil kasabwat ninyo ang pinakamataas na otoridad na siyang namumugad sa Malacañang. Kung nakayanan ng mahal na ina, Siti Amina sa Sulu, kunin ang palasyo ng Buhawi at itinapon sa Pacifico Ocean karagatan. Kayanin din ni Ina Pindalidaya na siya rin si Siti Amina ng Radya Sulaiman ang Malacañang. Nabawi ko na. Naibalik ko na dito sa Malacca. Nung naitayo ko ang apo ng Radya ng Milaca. Hindi ninyo namalayan ang pagbawi. Ang pagbawi ng buong soberenya. Ang pagbawi ng lahat-lahat ng inangkin ninyo, ng kinuha ninyo. Maraming beses ko kayo pinuntahan. Pusod ng Malacañang. Bagkus pinagtawanan, hinamak, at inilagay ang kahihiyan ng dusa sa inyong mga kamay. Naranasan ko kaya yan? Nung pumunta ako sa Kongreso, yung mga tao ni Tupay Loong na siya rin ang pumunta sa akin sa Sulu. Hindi niya alam na alam ko na siya ang nagdampot ng lahat ng newspaper na ipinalagay ko sa bawat kongresista para kilalanin na nila si Ama Ali, Sultan Toron Lawan Dumaga, Sultan Muhammad Ismail Ikram. Ngayon, masabi niyo pa ba nagkulang ako? Masabi niyo pa ba na hindi ko kayo binalaan? Walang otoridad ang Malacañang. Mula kagabi, kinausap ko mismo ang ina ng kalikasan, ipataw ang parusa sa mga taong masama, sa mga taong humarang, sa mga taong nagiging ganid sa kapangyarihan, mga taong walang puso, at mga taong handang pumatay para ipagtanggol ang kanilang kayamanan na ninakaw din sa mother account. Pera ng mga lolo, pera ng divino gobyerno, pera ng kalikasan, pera ng kalangitan, ang siyang ninakaw ninyo. Tama lang na bawiin ko sa mga kamay ninyo. Kung ayaw ninyong isuli, buhay niyo ang kapalit. At walang kwenta ang buhay ninyo sa mundong ibabaw kapag hindi kayo sumunod sa batas ng soberenya na yan mismo ang pinapataw sa inyong kasalanan. Nakakita lang kayo ng 50 mil, 50,000, at kayo naman, mga pobre na walang pinag-aralan, kumo matamis ang dila ng inyong liderato. Yung mga taong inutusan, binayaran ng 50 mil, 100,000, para linlangin kayo na kayo ang may karapatan. Ngayon, paano kayo? Dahil inuutusan ko mismo ang BARM,
mag-distribute ng relief goods, ng pera, para iahon kayo. Dahil ang kasalanan nila, hindi nyo kasalanan dapat. Inuutusan ko mismo si Murad. Ngayong pananalita ko, dahil nakita ko ang mukha mo, hindi ikaw. Marami na kayong nawala sa ngalan ng soberenya dahil kataas-taasan ang nagbibigay sa inyo ng kaparusahan na lingid sa kaalaman ng nakakarami. Meron tayong batas na pinaiiral sa buong mundo. Hamakin niyo pa si Helena. Ilagay niyo pa si Helen sa palad ninyo. At nang matikman ninyo ang hagupit ng parusa ng mahal na ina, ang timbangan na kung saan ang iyan ang aking pinaiiral sa panahon sa ngayon. Ako na ang nanikluhod sa inyo. Tulungan ako para mapabilis. Anong ginawa ninyo? Manong Rene, pag hindi tumigil si BBM, pati ikaw mananagot. Dahil ikaw ang aking inatasan, ang aking pinuntahan, nanikluhod ako sa iyo. Ayusin mo ang Marcoses. Tulungan mo ako. Pero anong nangyari? Lahat sila mula Augusto Suarez, pilota, lahat ng financial team na sa iyo din nang galing? Oo, tinutulungan mo ako. Pero nalaman ko nung namatay si Alnas ang katotohanan. Ngayon sa huling pagkakataon, itama ang pagkakamali. Si BBM, ikaw mismo nagsabi na tatlo iyan. Tulungan mo ako. Ginamit din nila yung pasilidad ko sa Sulo. At iyon din ang pinangalandakan nila sa Malaysia na sila. Pero si Helen, bawat buwan, iyak dahil hindi ko pwedeng talikuran. Binastos ako mismo ng may-ari ng building na yan. At iyan ang siya pang kukunin ko sa mga taong nagwalang hiya sa aking dangal na ang karangalan ko lamang ay ang aking pagkatao. Subalit binahiran nang dahil sa tulong na dapat makilala kayo. Pero ako ang nilapastangan nang dahil sa kapangyarihan. Manong Rene, tinanggap kita. Kailangan ayusin mo ang BBM na iyan. Kapag hindi, damay-damay tayo lahat. Dahil hindi ako ang naghuhukom, ang hukuman ng International Court of Justice, ang hukom ng World Bank, ang hukom ng United Nations. At ito ako ang nagbibigay ng hudyat para bigyan kayo ng pagkakataon. Magbalik loob sa iisang ama, ikaw ang nagturo sa akin yan na may Diyos Ama na kailangan nating sundin. Dahil lahat sila, si Jovelyn Tibuasan, ikaw din ang itinuro. Si Lady Min, ikaw rin. Si Pelota, ikaw rin. Si Augusto Suarez, ikaw rin. Si Financial Team Attorney Rosales, ikaw rin ang itinuro. Anong magawa ko? Ako ang pinapapatay. Si Radya nakalusot lamang dahil ginamitan ko ng utak. Dahil kung hindi ko sinagip si Kuya Radya na mayagpag si Alnas, na si Alnas mismo nagsabi na ikaw rin ang sumuporta. Pasensyahan tayo. Buhay ko ang nakataya. Buhay mo rin ang nakataya. Buhay ng buong mundo ang nakataya. Kailangan pa ba natin magtaguan? Mahal ko kayo lahat. Pero ngayon wala na akong panahon. Lulubog kayo lahat.
Dahil ang muhon ng Diyos Ama ay ang ligwasan, Mars. Ginalit ninyo ang pinakalolo, si Lolo Putok, si Baginda Ali Abdurrajak. Ginalit ninyo ang kaligkasan. Ngayon kung saan man kayo, lahat ng sumuporta sa mali, lahat kayong taga-Barm, kapag hindi kayo natigil, isang salita, paparusahan kayo ng hindi ninyo namamalayan. Hindi kayo naniwala na collapse na lahat ng bangko sa buong mundo noong July 3? Sinigundahan ko ng aking broadcast. Hindi pa rin kayo naniniwala na walang otoridad ang United States of America dahil yan natapos ang kanilang agrimento sa Sultan of Sulu. As the one standing as Sultana de Hulo, dahil lahat ng Sultan ng Sulu nilapas tangan ninyo, walang kwenta ang Sultan Sulu dahil sa kahihiyang ginawa ninyo, dahil sa claim ninyo. Claim kayo ng claim. Wala na po ang big boss ninyo. Kaya nga, binabalik ko lang. Sa tamang pamamaraan, ngayon, alam niyo ba na bawat hakbang ni pelota, binuntutan ko yan? I sleep with them. Pero mas matalino ako. Pinain kong sarili ko na alam ko na, na mula sa Saba, ako na ang target ni pelota. Pero hindi ninyo alam kung gaano katibay ang aking pagpalasakit na bumalik kayo. Alam niyo ba na pumunta mismo ako doon sa Maharlika Village? Tumulong ba kayo, financial team? Pero alam ko kasi magkasabot kayo. Ngayon, di ba pinadalhan ko na ang Security Bank, chairman of the board? Wala kayong ginawa? Pwes, United Nations, let Security Bank Corporation collapse. Let all the banks collapse. Let DBP, PNB, Land Bank, Security Bank, Metro Bank, BPI, Union Bank, RCBC, ADB, PS Bank. PS Bank, inayos ko kayo. Ngayon, lahat ng mga nagbabayad sa credit card through third party collector, binabawi ko lahat ng lisensya ninyo. Katulad ni Attorney Bernales and Associates, nag-hire ng mga walang kinalaman, walang mga modo, ginagamitan ng batas kami para singilin. Grabe ang harassment ninyo. PS Bank, BPI, meron akong ebidensya. Third party collector, lahat ng SEC ninyo, binabawi ko. Wala kayong karapatan manggipit ng tao. Instead na tulungan ninyo, lalo ninyong pinapapatay ang tao na hindi makabayad. Ako po mismo ang kinalaban ninyo. Bawat sentimo inaalay ko sa mission na ito. Pero anong ginagawa ninyo? Inaaraw-araw ninyo singilin, sinabihan ko na ang PS Bank, akin ang backup ninyo. Lahat ng bangko, akin ang backup ninyo. Nagpakababa ako para malaman ninyo ang 617,500 metric tons of gold. Backup ng buong mundo. Ginamit iyan sa fiat currency. Pero wala ng fiat. Binawi ko yan. Binawi ko lahat ng inyong backup. Buong mundo. Hindi kasi kayo naniniwala. Ayan. Collapse. 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 Kaya lahat niyong mga sinisingil ng third party collector, itulong niyo sa akin sa mission na ito. Makikita nila kung sino ang mahal na ina na sa likuran ni Queen Maria Helen Abdurrajak. Hindi niyo pa ba nakikita yan? Ayaw ko lang umiyak. Dahil sobra na.
I am requesting all the highest intelligence group of the world. Kailangan nyo ng kumilos. After nung June 14, na inappoint ko si Raja as the sovereign commanding in chief ng Katubigan, Kapatagan. Ang NATO, inutusan iyan. North Atlantic Treaty Organization, marami kayong mga nagtatatawa. Ang hindi nyo alam, galing iyan sa North Borneo. Atlantic Treaty Organization, yan ang pinakabuod. Yan yung mga chartered agreement ng British North Borneo. Kung wala ang Lupasog, wala ang buong mundo. Kung wala ang Sultan of Sulu, walang Vatican. Ngayon, awayin niyo pa ako, mga kaparian, obispado, Katoliko, I protected you a long time ago. Do not dare me now, all religious groups, all of you, Iglesia ni Cristo, ang backup nyo na sa mother account. Kibuloy, lahat na nag-establish ng religion gamit ang pera ng mother account. Ngayon, lahat na minention ko na rural banks, clubs, binabawi ko dahil ginagamit ninyo sa kalukuhan ang pera. Bakit ko na-mention si Kuya Rene? Mahal kita. Mahal ko kayo. Pero nilalapas tangan ka ng mga kasama mo. Sila din ang nagsumbong sa akin, eh? Maraming ebidensya po, lalo na nang nandito sa Malaysia. Yung mga inutusan, bumalik po sa akin ang papeles. Ako pang sabihan ninyo na ikukulong nyo ako pag uwi ko? Alam mong sinabi ko dito sa Bukid Aman? Kung sinong pupunta dito, dala-dala ang papeles ng kahit sino sa immigration pa lang, ikulong nyo. Yan ang usapan dito. Kung hindi kayo naniniwala, huwag nyong subukan at kayo ay mawawala ng kusang bula. Bakit? May batas po. Ang lolo, Rule 36, dahil hindi na kayo makakauwi niyan, git mo ang tuloy ninyo. Amerika? Sa Cuba? O saan ang gusto ninyo? Lahat kayo na may pera sa bangko, kunin nyo na. Dahil hindi rin walang balor iyan. Walang balor kahit may trilyones kayo, may bilyones kayo. Ngayon na nasagasa, naragasa rather ng bagyo, ng baha ang Mindanao. Itulong ninyo doon, ilista nyo, babayaran ko pa kayo. Hindi ang may-ari ng kan. Kaya nakiusap ako sa inyo. Lahat ng na-mention kong bangko, babawiin ko. In-underestimate ninyo ang kapangyarihan ng mahal na ina, the Queen of Finance. Binawi ko lahat yan. Kaya nga sinasabihan ko si Sultana, masyado ka na nilang hinamak ng dahil sa akin. Hinayaan ko yun. Hinayaan ko. Dahil yan ang aking taktika, to sleep with my enemies para malaman natin. Kaya Sultana, hirap tayo. Yung naniningil dyan sa agro, Muntinlupa, lahat ng mga kalupaan na kinuha ni Villar, kinuha ni Remulla,
kinuha ng lahat. Ayala Zubel, lahat ng mga housing nila, kailangan kong ilagay sa tama. Dahil illegal ang 1 to 100 na mga titulo noong inilagay iyan in 1935. 1936, na yan na kung saan pinatay ninyo in documents si Jamalul Kiram II. Iyon ay platada ng mga nasa taas na kung pupwede, gusto kong buhayin kayo muli para magsalita at ilantad sa buong mundo kung bakit ikaw pinatay sa testamento at ikaw ay nauwi sa Brunei. Brunei, collapse. Johor, collapse. All royal family all over the world, collapse. Ayaw niyong maniwala, supwes. I let the United Nations do their job. It is a global turmoil. Ayaw niyo pa rin maniwala. Yan ang aking desisyones sa ngalan ng Diyos Ama. Masyado niyo akong ginawan ng malaking kahihiyan. Ngayon, dulo sa dulo, tingnan ninyo mabuti kung sinong dulo ng bomb. It's Vatican. Sino ang dulo ni BBM? It's Vatican. Sino ang dulo ng mga umaangkin na sultan ng Sulu? Vatican. Now, as the backup, binabawi ko ang backup ng Vatican. Pasensyahan, hindi ako nagkulang. Alam iyan ni Cardinal Tagle. Ngayon magagalit kayo mga Katoliko. Murahin niyo pa ako. Pero ang hindi niyo alam, nagpakababa ako. I did try. Kaya yung lalo na napapirmahin ninyo ang Santo Papa sa Leyte. Sino ang tumawag kay Lola Bohawe? Si Queen po. Dahil sasaktan ninyo ang Santo Papa para ipataw niyo sa akin ang kasalanan. Hindi kayo nagtagumpay. Bubuhayin ko lahat. Ang 44 sapmen para maipit kayo, militar. Walang matitira sa inyo kapag ang husgado ng mahal na ina ang mapataw sa inyo. You want me dead a long time ago? You send a lot to kill me? It's okay. But I know I will always survive. Now, join force or you fight me. They are me now because the Lord will come to Mindanao. The Lord said, I will never forsake my people. Hindi ko kayo pababayaan. Kaso lang, napunta kayo sa kadiliman, naakala ninyo ang pera, ang kaligtasan ninyo, nasa barn. Nagkamali kayo. Matagal ko na kayong hinihimok, ayaw niyong maniwala. Sinabi ko na babanggain ko ang pader ninyo. Namatay na ang kapatid ni Mamay na hinirang ninyong hari para kalabanin ako. Anong sinabi ninyo? Okay lang. Kapatid sa kapatid, ang walain natin si Helen. Pero, nagkamali kayo. Ang winala ninyo, ang sarili ninyong dignidad, kredibilidad. Kaya nga ngayon, nakikiusap ako sa lahat, bumalik kayo sa tama. Ngayon, lahat ng naniningil na mga credit cards, ibigay ninyo sa Secretariat ng Maharlika, Sultana Madeline, huwag kang matakot. Walang kwenta yan sila.
dahil inuutusan lamang sila. Pero pag wala ng lisensya nila, paano pa sila maningil? E sila mismo, huhulihin ko. Lahat ng mga law firm na ginagamit, review yung kontrata ninyo sa mga bangko dahil collapse. Mismo Central Bank is indebted to me. That is the hardcore reality that you cannot blame me anymore because I tried to be humble enough not to expose that I have gotten back your backup. All over the globe, the Queen is not wag nyo nang sobrahan. Dahil ang inang buhawi ang magbibigay sa akin ng hustisya. Si Ina Pindalidayan, kausap ko yan. Siya ang nag-validate sa akin na anak ako ni Siti Mariam, pinsan ni Angel Gabriel. Ngayon kayo mga pamilya ko, physical, material. Kapatid niyo ako si Helen sa physical. Pero ang pinakamabigat, ang spiritual, na siyang nag-aruga sa akin para maging matibay ako sa panahon na ito. Para bawiin lahat ang mga taong babalik sa Diyos Ama, sa iisang Allah. Ngayon, biro pa ba? Buhay niyo, buhay ko. Kaya nga kung ako sa inyo, matuto kayong magpakumbaba. Disiplinahin yung sarili ninyo para maging kaaya-aya kayo sa mata ng Diyos, sa mata ng Allah. Lahat kayo, bababa kayo dahil wala na kayong mapapala, binawi ko ang sa inyo. Maraming salamat. Masalam. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mega love shoutout po sa lahat ng mga nagkokomento ng positibo. Please like the video to support. At inyo pong i-share sa inyong social media communities. At kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking YouTube channel. God bless.